Magandang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa isa na namang edisyon ng Kalinga Katribo Legal Diaries. Ako po si Elmer Navarro Manuel at ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa Philippine Lemon Law. Pero hindi ho ito yung prutas ha. Ito yung mga, ang pagkakaintindi ko dito sa lemon na to eh yung mga sasakyang brand new pero may depekto. Ayan. Alright, syempre para magpaliwanag sa atin kung ano nga ba itong Philippine Lemon Law ay ang Associate Lawyer ng Aranas Cruz, Araneta Parker and Faustino Law Offices na si Attorney Mico Panganiban. Attorney, good afternoon po. Good afternoon, Elmer, and good afternoon din sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Alright, so Attorney, eto, simulan na natin siguro to. Ano nga ba itong Philippine Lemon Law, tsaka ano ba yung mga nasasaklaw nitong batas na to? Ayan, so ang Philippine Lemon Law, no, ito ay isang batas na pumoprotekta at saka nagpapatibay din ng karapatan ng mga consumer, especially, specifically yung mga bumibili ng mga brand new na sasakyan. Mm-hmm. So, ini-ensure ng batas na ito na kapag halimbawa na merong depekto yung sasakyan dahil halimbawa sabihin natin na yung manufacturer or yung distributor hindi na meet yung standard ng sasakyan na yon, may mga karapatan ang ating mga consumer na pwedeng papalitan o i-refund yung pinambili nila ng sasakyan na yon. So, kumbaga dinadagdagan nitong Philippine Lemon Law yung karapatan ng mga consumer na makabili ng sasakyan na roadworthy and then safe at saka meron silang remedy na pwedeng i-avail in case nga na mayroong mga defector itong mga brand new sasakyan. Alright, so itong Philippine Lemon Law may patungkol sa mga sasakyan na brand new pero meron ngang depekto or merong mga sira na pagkabili mo tsaka lang lumabas. Okay. So ito Attorney, may kaibahan ba ito sa warranty? Actually, yung itong application ng Philippine Lemon Law yan, no. General naman 'to. So sa lahat ng manufacturer, lahat ng distributor applicable yan. Applicable ito. I-discuss natin mamaya yung mga coverage ito, no. Pero unlike sa warranty kasi depende eh. Minsan kada ibang manufacturer, iba yung warranty. So iba yung nilalaman ng warranty nila, iba yung mga rights ng consumer doon, iba yung mga obligations ng mga manufacturer. Pero under dito sa Philippine Lemon Law natin, general application na to. So sa lahat, applicable ito sa lahat ng manufacturer, lahat ng distributors, and then yung mga consumers na bumibili ng brand new sasakyan. Okay, so parang ang Philippine Lemon Law ay parang dagdag ng ngipin sa warranty, kumbaga, para sa mga bumibili ng sasakyan. Okay, ito Attorney, ano ba yung mga covered at hindi covered ng Philippine Lemon Law? Ang coverage nitong Philippine Lemon Law, no, ay yung mga usually yung mga four-wheel drive na sasakyan. Mm-hmm. Specifically yung mga sedan, yung halimbawa sabihin natin yung mga pickup, mga van, mga SUV at saka AUV. Pero hindi ni covered dito, ang exclusion dito is yung mga motor, hindi ito kasama. Mm-hmm. And then yung mga malalaking or yung mga heavy na sasakyan kagaya ng trucks, mga bus, mga heavy equipment, mm-hmm. At saka yung mga sasakyan na ginagamit sa construction, hindi yan kasama. Okay. So, ibig sabihin, Attorney, itong mga sasakyan na under or na maaring masakop ng Philippine Lemon Law ay yung mga pwedeng private vehicles o basta four-wheel drive na sedan. Yan. Yun yung pinaka-basic. So, ibig sabihin, Attorney, pati yung mga siguro yung bibili ng parang sasakyan pero gagamitin nila as pampasayero kagaya ng taxi, covered din to nung Philippine Lemon Law. Tama. Kasama din yan, no? Pero ang hindi nilang sinasabi nito is yung mga kumbaga hindi usually ginagamit for transportation ng public end user, ng end user. So yun nga, yung mga bus kasi pang malalaki naman yan, hindi nakasama yan yung mga trucks. Okay. Alright, Attorney, ito siguro minsan syempre excited ka, first time mong bibili ng sasakyan, di ba? So talagang
wala ka ng dalawang isip, hindi mo na tiningnan kung ano. Kung mapatunayan na merong depekto talaga nung binili mo itong sasakyan na to, pwede ka bang humingi ng refund dito? Ayan, ang bago natin sagutin 'yan, no, mahalaga na i-discuss muna natin 'yung ano, siguro i-discuss muna natin 'yung proseso dito under sa Philippine Lemon Law para makita natin ano ba talaga 'yung pwede nating i-request, pwede ba tayong mag-refund, pwede ba tayong bumili ng palitan, i-replace 'yung mga sirang parts. Oo. So, una, syempre kapag bumili ka ng brand new na sasakyan, usually sa yan, mga distributor, makikita natin yan, and then sa manufacturer, no? So, itong Philippine Lemon Law natin, meron lang siyang, ano, meron lang siyang period kung kailan mo siya pwede i-avail. Mm-hmm. So, itong, ang yung tinatawag na Lemon Law period, ito ay within 2 years from the time na binili mo yung brand new sasakyan. So, dapat within 2 years, pwede mo i-avail itong rights mo under the Lemon Law. Ang isa pang limitation niyan is kapag ang vehicle, yung brand new vehicle ay umabot na ng 20,000 kilometers. Mm-hmm. So, whichever comes first, either mauna yung 2-year period or yung 20,000 kilometers, yun yung period na kung kailan mo pwedeng i-avail ang Philippine Lemon Law. Mm-hmm. So, kapag halimbawa, within that period na discover mo or nakakita mo na meron palang depekto ang iyong sasakyan, no, na hindi siya nagko-conform or hindi siya akma dun sa specifications na nakalagay sa manual, sabi natin, dun sa owner's manual or dun sa manufacturer's manual, no. So, bibigyan ka ng pagkakataon na i-pa-repair yung sasakyan. So, dapat bibigyan ka ng, bago mo ma-avail itong Philippine Lemon Law, dapat meron kang 4 na pagkakataon na pina-repair mo yung sasakyan doon sa manufacturer or doon sa distributor. So, kapag after 4 attempts na pina-repair mo yung sasakyan at hindi pa rin talaga naayos, nandun pa rin yung depekto, hindi pa rin nare-resolve, no? Magbibigay ka na ngayon ng notice dito sa iyong dealer o sa iyong sa manufacturer na i-avail mo yung rights mo under Philippine Lemon Law. So, bibigyan mo sila ng written notice na sasabihin mo, oh, naka-apat na attempts na kami na i-repair yung sasakyan. Ngunit hindi pa rin talaga nare-repair. Ipapakita mo doon yung service records mo na usually doon naman nilalagay kung ilang beses na na-repair o ilang beses na na-maintain. So, kapag ganun, nagbigay ka na ng notice and then pinakita mo na yung mga proof mo na hindi talaga siya naayos, kailangan for the last time, ibabalik mo siya ulit sa manufacturer or dun sa dealer mo para sa final attempt na i-repair yung vehicle. Mm. So, after that final attempt, kapag wala talaga, hindi talaga maayos, kailangan mo nang lumapit sa Department of Trade and Industry. Okay. So, magpa-file ka ng iyong formal na reklamo na sasabihin mo doon yung mga instances na nangyari na after 4 repairs, hindi pa rin talaga naayos, and then nagkaroon na kayo ng fine, nagbigay ka na ng notice na i-avail mo yung rights mo under Philippine Lemon Law, tapos after the final attempt na i-repair yung sasakyan, hindi talaga maayos, ilalagay mo yung lahat sa iyong formal complaint at kumbaga, isasampa mo yun sa DTI. Mm-hmm. Ngayon, ang DTI, susubukan muna kayong pag-ayusin, magkakaroon ng mediation, magkakaroon ng possible settlement, pag-uusapin yung parehong parties, at kung pag nagkaayos, edi okay, matatapos na yung kaso. Pero kapag hindi naman nagkaayos or hindi nagkaroon ng settlement, kumbaga, iaakit na siya sa formal na adjudication proceedings. Okay. So, dun sa adjudication proceedings, doon na magde-decide ang DTI kung kailangan ba, kung anong gagawin, no? Kung i-re-replace, papalitan yung iyong biniling sasakyan ng either equivalent or kaparehong sasakyan or pwedeng iba naman. Mm-hmm. Depende kung ang consumer ay papayag na, halimbawa kung may price difference yung ipapalit ng sasakyan,
babayaran niya yung price difference, no? And then kung mas mataas yung presyo ng ipapalit. And then kapag naman halimbawa maaari din namang sabihin ng DTI na ibalik mo na lang yung sasakyan doon sa manufacturer or doon sa dealer and then i-refund ka na lang. Aha, okay. I-refund ka na lang yung purchase price mo. Pero doon sa pagbalik ng purchase price mo, hindi mo siya expect na talagang kung magkano yung binayad mo, yun yung ibabalik sa iyo. Kasi i-consider din doon na yung paggamit mo ng sasakyan mo. So kung halimbawa, di ba meron tayong 2-year period sa Philippine Lemon Law. Oh. And then kung one year lang, nagamit mo ng madalas yung sasakyan, 1 year, tapos doon mo nakita yung defect, i-consider yun na since nagamit mo na yung sasakyan, hindi, kumbaga, pag binalik mo siya, hindi na siya equivalent doon sa price na binayad. So, yun yung mangyayari. No? So, pwedeng i-order ng DTI na ipalitan or ibalik mo yung sasakyan and i-refund ka na lang. Pero kapag naman nakita ng DTI na wala naman talagang depekto, no? Pag wala talagang defect, nagko-confirm talaga siya sa specifications, ang consumer ay magkakaroon ng liability doon na ibabalik yung naging cost ng ng manufacturer. Manufacturer doon sa pagsasampa niya ng kaso. Okay. So ayun yung mga expected na mangyayari. All right. So medyo masalimuot pala yan. Pero ito attorney, siyempre since kunwari brand nyo nga yung sasakyan mo, tapos siguro hindi ka pa nakakalayo na sa panglimang kanto ka pa lang biglang kumarag na ano. Tapos since hindi mo na siya maibalik, dinala mo ngayon sa nakita mong pinakamalapit na talyer. So, yung ganun klase ba ng diskarte, kunwari, hindi mo na binalik sa kasa, dinerecho mo kaagad dun sa kakilala mong mekaniko, tapos sila nag-ayos, tapos wala pa rin, magiging under pa rin ba to sa Philippine Lemon Law o parang magkakaroon ng, let's say, void sa warranty nitong sasakyan na to kung hindi ibabalik sa kasa or iba ang gagalaw nung sasakyan? Ayan. So, mahalaga na i-check natin yung warranty. No? Ano ba yung nakalagay sa warranty? In case na masira, saan ba pwede dalhin? Kung nakalagay ito sa warranty na dapat dun mo lang siya dalhin sa kasa, dapat yun yung gagawin mo. Kapag dinala mo siya sa iba or dun sa hindi accredited ng manufacturer or nung dealer mo, maaaring hindi mo na ma-avail itong rights mo under Philippine Lemon Law dahil hindi mo sinunod yung obligation mo under dun sa warranty. Kasi under dito sa Philippine Lemon Law natin, kapag halimbawa na, yun nga, kapag yung hindi mo sinunod yung obligation mo under dun sa warranty, hindi ka na mako-cover nito. Okay, so kailangan pala, yan ang pinakamahalagang mapagtanto natin, yung mga bibili ng mga bagong sasakyan. Kung sakaling hindi pa man umaabot ng mga 2, 3 o mga 1 taon, eh, palagi ng sira o palagi ng palyado, mas magandang dalhin na kagad sa kasa mismo para kahit pa paano meron kayong proteksyon na kapag talagang walang nangyari or hindi na malaman kung ano talaga yung sira, kung bakit laging tuwing tatakbo ka na lang, eh, kahit walang humps, eh, kumakalog ka. So, yun. Pwedeng maaari kayong makakuha ng protection under the Philippine Lemon Law. Alright, attorney, siguro magbe-break muna tayo saglit at huwag po kayong aalis. Babalik pong muli ang Kalinga Katribo Legal Diaries. Araneta City, home to the country's first indoor shopping mall, the world's original thriller, and the first ever Bini Bini pageant. Now a place for your first win, your first catch, your first home, your first big break, your first date, and even your first love. Araneta City, the city of firsts. That's it, never thought self-service can be this slick. Modify plans in a snap, walang hirap, it's a wrap. Just tap the app, now you can check, view, subscribe, renew. Help and support for you. Out with the ring, ring apps are the in thing, you know what to do. Globe at home and Globe One, all in the Globe app na yan. Self-service and easy to use, mas okay tayo dyan. Globe at home and Globe One, all in the Globe app na yan. Instant response, no hold time pa, wala nang hintay.
download the Globe One and Globe at Home apps from Google Play Store and Apple App Store now. Download Globe at Home and Globe One app, all in the Globe app na yan. Fiverr is the free and secure way to connect with friends and family anywhere. Send messages and make phone and video calls for free. Download Fiverr now. Alright, nagbabalik po muli ang Kalingang Katribu Legal Diaries at syempre kasama pa rin natin si Attorney Nico Panganiban na nagpapaliwanag kaugnay sa Philippine Lemon Law. Alright, Attorney, since naipaliwanag nyo na ngayon yung proseso nitong kung paano masasaklaw yung mga sasakyan nyo, yung mga brand yung sasakyan para dito sa Philippine Lemon Law. Yung mga bumibili naman, Attorney, ng second hand, under pa rin, pwede pa rin ba itong maging under ng Philippine Lemon Law or pang brand nyo lang ba talaga itong batas na ito? Itong batas na ito, no, pang brand nyo lang siya talaga. Mm-hmm. Niya kinocover yung mga second hand, no, tsaka yung mga binibenta ng mga third party. Halimbawa, yung second hand niya, mm-hmm, hindi siya kasama dahil specific dito sa batas na kinocover lamang nito is yung brand new na motor vehicle na galing pa sa manufacturer. Kumbaga parang kakalabas na galing sa manufacturer, kaka-deliver lang. Okay. Eh, Attorney, ito, nabanggit nyo kanina, no, meron kang parang period para mapailalim ka rito sa Philippine Lemon Law kung yung mga nasira, tapos apat na beses mo siyang ipapaayos, tapos sa panglima kung ayaw pa talaga, doon na magkakaroon ng parang settlement o let's say kung anong sasabihin ng DTI, kung i-refund ba or papalitan ng sasakyan. Ngayon, Attorney, paano kung sakaling, let's say, umabot ng 3 years bago biglang araw-araw sira yung aircon, biglang uminit, yung gulong mo pag nililiko mo sa kanan, kumakaliwa, yung mga ganun. Magiging under pa rin ba ito sa Philippine Lemon Law o lampas na to sa tinatawag na warranty? Kapag ganun, no, kasi yun nga, specified kasi yung period dito sa Philippine Lemon Law na ano lang, 2 years or 20,000 kilometers, whichever comes first. Mm-hmm. No? Pero tingnan nyo rin muna yung warranty nung inyong sasakyan. Baka naman hindi naman siya 2 years lang. So, kung hindi man kayo makapag-claim under dito sa Philippine Lemon Law, baka pwede doon sa warranty. Yung mismo sasakyan. Okay, so usually siguro naman kung mga ganong klaseng sasakyan, lalo na kung mga yung mahal talaga na or mga high-end na sasakyan, siguro naman aabot ng mga at least 5 years yung warranty nila kung sakali, di ba? Kasi, syempre, kung binili mo ng 2.5 million or 2.7 million, kung 1 year warranty lang, di wag na. Alright, Attorney, ito curious lang ako kasi, syempre, defective talaga yung pinag-uusapan natin dito, yung mga depekto talaga. Meron pa bang ibang mga produktong pwedeng under sa batas na to bukod sa sasakyan? Dito sa Philippine Lemon Law natin, specific talaga siya for motor vehicles. Motor vehicles. So kung halimbawa naman yung iba, yung mga halimbawa, sabihin natin yung mga motor or ibang produkto, no, nandiyan naman yung ano natin, Consumer Act natin, which is under din ng DTI. So kung magkakaroon tayo ng problema na hindi naman dito sa brand new motor vehicle, kung sa iba naman, under pa rin yan ng DTI dun sa Consumer Act natin. So meron pa rin, kumbaga meron pa rin remedy naman na ma-avail yung mga consumer. Okay, so at least meron pa rin protection under the DTI. Kumbaga, kung sakaling hindi sila under nitong Philippine Lemon Law. Alright, Attorney, ito, meron ba tayong mga example na kaso? Or may mga kaso na bang nangyaring ganito na naresolba na ng korte? Or umabot sa korte, tapos nagkaroon na rin ng parang final na decision? Usually, ang nakikita ko, based on experience, no? So, DTI pa lang, parang nagkakaayos na sila. Okay. Kasi ayaw nilang ma-hassle na, or ayaw din naman itong mga manufacturer o yung mga dealer na mag-cause pa ng issue, no, kasi eventually baka maka-affect din sa reputation nila. So nakikita ko based on our experience, no, sa DTI level pa lang nagkakaayos na, sa mediation pa lang actually nagkakaayos na. So minsan inaallow ng mga dealer manufacturer na i-refund na lang
yung amount or palitan na lang yung sasakyan. Pero pag nakikita ng manufacturer na halimbawa na talagang mali naman talaga yung consumer or inaabuso ng consumer yung right, talagang nilalaban naman nila and parang nananalo din naman sila sa BPI. Pero kapag yung consumer naman, kung malakas din yung laban niya at hindi siya nakipag-ayos, yung DTI naman depende talaga sa merits ng case kung sino talaga yung kumbaga ino-order niya na mananalo. Mm. So usually naman kung ang consumer, ino-order din na i-replace or i-refund yung price, which is nagko-comply naman kaagad yung mga manufacturer. Oh, okay. So parang hindi ako masyadong nakakita ng mga cases na umaabot pa talaga sa, kasi yung sa DTI, kasi yung order ng DTI, pwede mo pa yung i-appeal eh. I-appeal mo sa Secretary of Trade and Industry and then eventually abot pa yan ng Court of Appeals and then Supreme Court. So, based on our experience, nakikita ko sa DTI level pa lang, kung against against sa manufacturer or dealer yung decision, usually nagko-comply na yung manufacturer or dealer. So, ayun. Okay. So, sa DTI pa lang eh, talagang napaplansya na agad or naaayos na yung gusot pagkadating dito sa mga ganitong klaseng reklamo. Alright, attorney, since yung hindi naman na umaabot sa DTI sa mga korte, kung sakaling mabiktima ka nito or let's say may mga talagang dealers or parang yung nangyari nitong mga nakaraan, attorney, yung may ni-recall yata na sasakyan, SUV, na dahil dun sa yung biglang umaarangkada kahit hindi raw tinatapakan yung silinyador nung sasakyan. So, ibig sabihin, parang mga ilang kaso na yata yung nangyari or ilang aksidente na yung naibalita, mga 4 o 5, tapos parang nire-recall yung SUV na yun. Kung sakaling meron kang ganung SUV din, pwede ka rin bang magpa-under sa Philippine Lemon Law or ipapaayos mo muna yung sasakyan mo, ipapacheck mo muna bago ka, paano bang ano nito, attorney, yung mga pagdating sa ganun, yung mga nire-recall na sasakyan, kung kabilang yung sasakyan mo sa i-re-recall, may mababawi ka bang funds or papalitan ba yung sasakyan mo? Ayan, so kung halimbawa sabihin natin yung nagsabi na i-recall or yung nag-order na i-recall talaga yung mga halimbawa yung mga specific na model ng sasakyan, ang sabihin natin na nag-order is yung manufacturer mismo. So kahit sabihin natin na lumagpas na dito sa under Philippine Lemon Law or na expired ng warranty halimbawa, pero kapag yung mismong manufacturer ang nagsabi na i-recall mo yung specific model na ito at pasok yung nabili mong sasakyan. Kumbaga hindi mo na siya i-repair, pwede mo naman na siyang i-solid. Okay. May mga requirements lang siguro yung manufacturer kung ano yung mga dapat na ibalik mo sa kanila para ma-action na nila o kung ano man yung appropriate action na gagawin. Okay. So, attorney, ito, kung sakaling mabiktima yung mga kababayan natin ng mga ganitong klaseng pangyayari, na bumili ng brand new tapos wala pang isang taon sirain na agad, bukod sa DTI, kanino pa ba sila pwedeng magreklamo o lumapit? Mainly sa DTI muna talaga. Kasi ito yung implementing agency ng Philippine Lemon Law natin. So sila talaga yung, sabi natin, sila talaga yung may jurisdiction or sila talaga yung may power na mag resolve nitong mga ganitong issue. So, siguro DTI talaga yung pinakaunang dapat nilang lapitan. Yung DTI naman natin, very accommodating naman yan sa mga, lalo na sa mga consumer complaints. So, DTI talaga. Okay. So, alright. So, ayan, sa mga kababayan nating makakaranas ng ganitong klaseng pagkakataon na bumili kayo ng brand new tapos hindi pala maayos yung nabili nyo, automatic agad ang takbuhan natin ay sa DTI. Alright, attorney, ito, medyo theoretical lang to, no? Kung meron kang kunwari, ikaw nagda-drive ka, hindi mo alam na lemon car pala yung dala mo, tapos naka-aksidente ka ngayon, no? Nakabangga ka ng ibang sasakyan, bumangga ka sa loob ng bahay, o
may nasagasaan ka dahil nag-malfunction yung sasakyan mo. Sino po ba ang merong liability rito? Yung manufacturer ba ng sasakyan o ikaw mismo na nagda-drive? Siyempre, titingnan natin sa circumstance. No? Depende kung mamaya meron naman talagang error yung driver. Mm-hmm. So, possible na yung driver yung magiging liable. Pero okay, in case lang na sabihin natin, wala talagang error yung driver, nagkatan talaga na meron talagang defect yung sasakyan, no? Makikita na meron talagang inherent defect yung sasakyan dahil sabihin natin, hindi naman natin na-expect na meron defect kasi nga brand new. Mm-hmm. And then, na-discover natin na meron and then yun nag-cause ng accident, maaaring maging liable yung manufacturer, no? Pero sa ganitong instance, lalo na kung meron ng accident na involved, usually sa ano na to, sa court na to, hindi na to sa DTI, no? Sa court na talaga to fina-file. Kasi ang sasampahan mo dito ng kaso is yung manufacturer eh, dahil doon dahil sa defective na sasakyan nila, nag-cause ito ng injury sa ibang tao or sa driver or sa owner. Okay, siguro attorney, parang ang mangyayari diyan, matagal-tagal na investigation gagawin diyan. Syempre, imbestigahan mo muna yung driver kung nakainom ba o nakatulog, tapos tsaka mo ngayon titingnan yung sasakyan kung siguro ikukumpara yan dun sa mga nung unang nakuha mo, tapos i-check ngayon kung ano yung mga parang sira. Kasi pagka nabanggaan yung sasakyan, attorney, mahirap nang hanapin kung ano talaga yung naging depekto niyan, di ba? Parang hihimayin mo pa yung mga kung ano talaga yung pwedeng cause nung pagiging defective. Yung magiging yung complainant or yung may-ari ng sasakyan, no? Yung owner ng sasakyan. Mm-hmm. Kumbaga nasa kanya yung nasa kanya yung burden na i-prove or patunayan na ang liability talaga is hindi dahil sa error niya kundi dahil doon sa depekto ng sasakyan. So, ayun lang siguro, ayun lang yung magiging struggle din niya na kailangan patunayan niya na hindi talaga siya yung may mali kundi yung sasakyan. Okay, kadalasan siguro kung sakaling magkakaroon man ng gantong aksidente, baka mamaya yung preno or alin man doon sa dalawa, doon sa gas pedal o sa preno, pwedeng magkaroon ng depekto. Alright, attorney, maraming salamat po at nalinawan kami ngayon tungkol dito sa Philippine Lemon Law. Sa totoo lang, hindi ko alam na meron pala tayong ganito na Philippine Lemon Law. So, ayan, maraming salamat po sa paglilinaw at meron pa ba kayong mga huling mensahe para sa ating mga nanonood? Ayan, so pagbibili po tayo ng mga brand new na sasakyan, no, mahalaga din po na itingnan din po natin yung kondisyon. Although alam natin na brand new siya, hindi naman natin ina-expect na magkakaroon po ng depekto, no. Pero mahalaga pa rin po na inspection natin, tingnan natin yung kondisyon ng sasakyan na bibili natin. Kasi mas maganda po na sa una pa lang matingnan natin na maayos yung kondisyon niya kaysa magkaroon pa tayo ng problema sa future, no. Kasi halimbawa kung bibili naman po tayo ng sasakyan at nakita natin na parang may mali or parang may problema, pwede naman po natin papalitan yung unit na yon, no. So mahalaga lang po na kahit po brand new yung binibili natin, i-inspection pa rin po natin. And in case naman po na hindi nga po natin makita yung mga ganitong problema or ganitong depekto, no, meron naman po tayong Philippine Lemon Law na poprotekta din po sa karapatan natin bilang consumer na sa pagbili ng mga brand new. So, yun lang. Alright. Maraming salamat sa oras nyo, Attorney Mico Panganiban. At dyan na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Kalinga Katribu Legal Diaries. Muli po ako si Elmer Navarro Manuel. Abangan niyo po kami muli sa susunod na Biyernes at magandang hapon po sa inyong lahat. Music.